Yan, ito yung nabili nating Epson L1300 na kinonvert natin sa EcoSolvent. Bali, nabili ko siya ng 18,615. Plus, bumili ako ng conversion kit. Ang conversion kit, ito yung mga conversion kit na kasama nun. Damper, hose, tapos itong silicone hose na to. Unbox natin itong nabili nating L1300 ng Epson. Bali, ito na yung pangatlo nating malaking printer kasi nung una meron na akong dalawa pang malaking printer, itong L1300. Bali, itong printer na to ay sublimation ink. Ito namang isa ay pigment ink. Ngayon, itong pangatlong malaking printer, i-convert natin siya sa EcoSolvent. Although meron na tayong tarpaulin machine na itong tarpaulin machine na to ay EcoSolvent din. Pero mas maganda kasi itong L1300 pagdating sa sticker, mas pino yung print niya. Lalo na pagka ikakat natin yung sticker gamit itong cameo na natin. Na platter. Bali, bubuksan natin itong L1300. Bali, ito yung kasama niya sa meron siyang kasamang ink na hindi na rin naman natin gagamitin kasi i-convert natin yung printer natin sa EcoSolvent. Bakit ba hindi na lang itong mga printer na to ang ginamit para i-convert sa EcoSolvent? Kasi dito kasi sa Pinas, hirap kasi ngayon sa anim na kulay. Yung 6 color na EcoSolvent ink, yung light cyan at saka light magenta. Medyo makahanap tayo pero ang problema kasi baka old stock na yung makukuha nating ink. Kaya bumili na lang tayo ng L1300 na printer para i-convert. Napakamahal po ng EcoSolvent na printer pag binili mo siya na converted na. Bali, mapatak siya ng 25 to 30,000. Samantalang itong printer na to, nabili ko lang siya ng 18,615. Tapos bumili na lang ako ng conversion kit. Ito yung conversion kit na ipapalit natin dito sa L1300 na printer. Ito na, bukin lang natin. Ito yung mga kasama niya sa loob. May cord siya, ink, tapos itong USB. USB dongle, ito naman yung kanyang installer. Driver. Okay, saglit lang. Ilalabas ko lang siya sa kahon. Eto, nailabas na natin yung printer sa box. Kung titignan natin, halos paras lang naman siya ng L1800, yung mga printer natin na paras din ng laki. Ang pagkakaiba lang ito ay 4 color ink, tas yung naman ay 6 color. 6 colors. Ibukas na natin to. Bali, sa pagko-convert, ang papalitan natin itong damper, saka yung wiper niya, saka itong hose. Kasi sa EcoSolvent, masyadong matapang yung EcoSolvent. Bali, matagal na akong nagsesearch ng pagko-convert sa YouTube ng
L1300 pero walang nag-upload yung si Creton nila kung anong ginagawa nila para i-convert yung L1300 nila sa EcoSolvent. Kasi nga ginagawa nilang negosyo yung pag-convert. Biruin mo yung sabihin natin gumastos ka ng mga 21 o 22,000 tapos binibenta nila yung EcoSolvent nila ng 30,000, 27 to 30,000 ganyan yung bentahan ngayon ng EcoSolvent. Bali bumili na lang ako ng conversion kit. Ito. Ito yung damper niya. Iba yung damper na to compared dun sa damper na naka-install sa printer natin. Makikita natin to, may bakal na siya sa loob. Hindi gaya nung nandoon na parang filter lang. Kaya nagbabara yung ink. Bali, yan lang yung kailangan natin. Yan, saka itong wiper. Papalit din natin dito para sa EcoSolvent. Yan, bubuksan ko lang tong printer. Kailangan ko lang ng screw. Yan, ito. Screwdriver. Bali, nabaklas na natin yung mga dapat tanggalin para ma-convert natin tong printer. Hindi ko inaasahan na lobot pala yung cellphone ko, bigla siyang namatay, kaya hindi ko na videohan yung ano kung paano ko siya tinanggal. Bali, ito yung mga pinagtanggalan. Kaparas din siya ng sa L1800. Anim din yung lagayan niya, kaya lang pagdating dito sa pang-anim niya, blanco. Ito, bali, papalitan na natin siya ng ito, ng tube niya, itong hose. Papalitan natin ito, saka ito. Yung damper. Bali, ano tayo ng pagpapatungan. Bali, natanggal ko na yung mga tornilyo. Ito naman ngayon ang tanggalin natin. Yan, bali, ito kasi yung pinapalitan yung damper. Bali, ito yung papalitan natin, yung damper. Tingnan nyo, ikumparan nyo yung damper na itong binili natin. Yan, meron siyang bakal stainless compared dito sa filter niya, na parang papel lang yung filter niya.
Putol tayo ngayon ng kasing laki niya. Matirang makatungan kasi. Bali nakaputol na tayo ng hose o tube na ipapalit natin dito sa hose na stock ng Epson L1300. Sabi kasi nila ito raw ay natutunaw daw sa ink na eco-solvent. Itong kabilang size, itong kawang tank naman ang papatan natin. Ito, parang kapos yata yung hose natin na kuha. Balikan ko kayo. Yan, bali napatala natin siya ng hose. Ito yung damper niya. Ito yung original na damper saka hose. Tapos ito na yung pinalit nating damper, yung meron ng bakal yung loob. Tapos ito naman sa tank, pinalit na rin natin siya. Yan, bali ito lang naman yung mga tapalitan dyan para sa pag-convert ng EcoSol. Tapos ito naman sa wiper. Bali kasama siya nung binili ko yung conversion kit. Itong wiper na to. Yan, make sure lang na hindi. Yan, sana tama yung pagkakalaki ko. Yan, buhay na natin. Para pwede pa ito. Muna ako dito sa damper.
Nalobat na naman yung cellphone ko. Salita ko ng salita rito na di-disconnect siya sa pag-video. Bali, hindi ko na na-video ako paano ko binalik yung parts. Bali, ang importante naman dito, yung na-videoan natin ko ano yung mga papalitan sa pagko-convert ng L1300 na printer. Andito tayo sa last part na tayo. Bali, ito yung labasan ng waste tank o waste ano natin, waste ink. Bali, maglalagay na lang ako rito ng waste tank para saluhan niya. Ito kasing maiksi yung nabili nating tube yung binigay nila. Saktong-sakto lang kasi. Ayan, madalas ako medyo mahaba eh. Pero okay naman na kaya dito nabibend dito. Nabibend siya pagdating dito. Bali, yun na. Narin-convert na natin yung ating printer sa EcoSolvent. Lalagyan ko na lang siya ng ink para makita natin yung labas niya ng ink kung okay ba. Kung mamaya may nagli-leak sa loob. Yan.
Bali, papakita ko sa inyo mamaya pag meron siyang ito. Bali, ipapest ko muna siya dun sa paglalagyan bago ko ulagyan ng camera. Bali, ito na yung ating Epson L1300 na eco-solvent. Yan, nilagyan ko na rin siya ng waste tank. Bali, sasalinan ko na lang siya ng ink. Kuha muna ako ng ink nitong eco-solvent natin na tarpaulin printer. Malito, sininap ko muna yung mga pinagtanggalan natin. Ito yung mga pinagtanggalan ng L1300. Bali, ito lang yung mga pinalitan natin, yung damper, tapos yung hose, tapos nilagyan natin siya ng ito yung wiper, pinalitan din siya ng wiper. Yan. Yan, maya maya lalagyan ko na siya ng ink. Yan, bali nalagyan na natin siya ng ink, yung eco solvent ink. Yan, bagong bago pa siya, wala pang laman yung ating waste tank. At nag-print test na rin ako, saka nag-print ako ng swatches. Yan, kompleto naman yung kanyang nozzle. Yan, kaya yan, successful ang ating... Bali, nung una kasi ang plano ko rito, i-convert ko yung L1800. Itong... Kasi meron kaming dalawang L1800 dito, yung isang sublimation saka isa ay pigment. Bali, gusto ko sana i-convert na lang yung isa para makatipid sana kami sa gastos. Dahil sa ayon sa mga napagtanungan ko, wala na raw kasing 6 colors na eco-solvent. Meron, kung meron man, sa makukuha ko raw all stock na raw yung ink na yun. So, para i-sure natin na magiging okay yung printer natin i-convert. Bumili na lang kami ng bagong L1300, ito nga yun. Bali, naging tatlo na tuloy yung printer naming malaki. Sa bagay kasi ito, eco-solvent din naman to, kaya lang, ang problema lang dito, pagka magpiprint ka ng sticker, hindi mo siya maitakap dito sa Cameo. Hindi siya malalagyan ng registration mark. Saka hindi masyadong Pinoy yung pagkaka-print sa printer namin to, kasi medyo may tama na rin kasi yung head niya. Bali, ito na. Nalagyan na natin ng eco-solvent ink yung ating printer. Yan. Ito yung nabili nating Epson L1300 na kinonvert natin sa eco-solvent. Bali, nabili ko siya ng 18,615. Plus, bumili ako ng conversion kit. Ang conversion kit, ito yung mga conversion kit na kasama nun. Damper, hose, tapos itong silicone hose na to. Yan. Makikita nyo, ito yung pinaglagyan natin ng waste tank. Yan. Napakamahal magpa-convert ng Epson L1300. Makapatak siya ng nasa 27,000 to 29,000. Kasama yung unit. Pero kung ima-minus natin yung nagastos natin, pumatak lang tayo nasa, sabihin natin, 21,000 ang nagastos natin para ma-convert to. So, kumita sila yung mga nagko-convert ng 8,000 sa pagko-convert lang. Sa siguro, may ko-convert mo lang to sa loob lang ng isang oras o dalawang oras. Ganun. So, nakatipid tayo ng 8,000 para lang sa pagko-convert. Ngayon, sinasabi nila bakit mahal ang pagko-convert, kasi daw meron daw itong warranty. So, ang warranty na sinasabi siguro nila yung sa mga parts na hindi gadaanan ng ink. Pero yung mga dadaanan ng ink, ikaw pa rin ang bibili nun. Gaya nung head, yung nilalabasan ng ink. Labasan ng ink. So, nagkakahalaga yun siguro ng mga
6,000 ganun kasi nakakita ako ng ganun sa ano, sa Lazada. So ikaw pa rin ang bibili nun. So bali wala rin yung mga warranty na sinasabi nila. Ngayon yung mga board ganun, mga ibang parts dito, pag pinaservisan mo sa kanila, gagastos ka pa rin kasi magbabayad ka pa rin ng service charge. So kaya yung pamasahin nila, pangkain, ganun. So ganun pa rin, gagastos ka pa rin pag-convert. So ang gagawin mo na lang siguro, order ka na lang sa online. So, ikaw na lang mismo magpalit para ganun makakalis ka pa sa gastos. Yan, bali ito na yung ating conversion kit. Yan, kompleto yung nozzle niya, tapos yung kulay. Ngayon, titignan ko na lang kung gaano katagal to. Kung tatagal ba siya o kung maayos ba yung pagka-convert natin. Yan, bali dito ko dinaan yung yan yung waste tank niya. Ngayon kung nagustuhan nyo yung video na to, siguro mag-subscribe na rin kayo. Ngayon kung nainis kayo kasi na-reveal na yung sikreto nyo sa pag-convert ng eco-solvent. Na syempre yung iba kasi ginagawa nilang negosyo, kaya ganun. Pero sa akin kasi para may share lang kung paano. Kasi ako, nagsesearch din ako kung paano ba kino-convert ito sa YouTube. Pero wala akong nakita kung paano itong i-convert. Sana makatulong sa inyo. Salamat.